mga ka-ating Mildy, ngayon po ay gagawa tayo ng eggplant turta sa ibang paraan. Pag hindi pa po kayo subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe po at click the notification bell para po updated tayo sa ating mga lutong ating Mildy, ang aking pamatay sarap na luto. Okay, tara guys! Natin ang hugasan yung talong. Ngayon naman ay babalatan natin kasi bakit natin babalatan? Sobrang laki niya. Sa atin ang talong ay hindi pinabalatan dahil maliliit siya, masarap pag may balat. Ito naman, babalatan natin. Okay. Tapos, bibiakin po natin sa gitna, kakalahati, at kakanituhin natin. Huwag niyong itutuloy hanggang dulo pag yung kalahati na, ang hap lang ay from the head. And then, kanito siya. Wow, beautiful. Look at that. Sunod natin na proceed ay kukuha tayo ng kaldero at lalagyan lang naman natin ng water, mga 2.5 liters water sa inyong 4 na big eggplant. Ngayon dito sa ating ipapakulong water, ilalaga natin dito yung ating talong, lalagyan natin ng 3 cloves of garlic para mabango po, mag-absorb yung essential ng garlic to the eggplant. And then salt. And 1 tablespoon of margarine or butter. Papakulot natin siya at ilalagay natin yung eggplant. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang eggplant. Papatayo lamang natin siya sa kaldero.
tatakpan lamang natin po siya para madali siya maluto. At ito guys, half cook lamang ang talong ninyong ilalaga. Ginagawa lang po ito sa ganitong mga talong na malalaki. Makakapal kasi yung meat niya, kaya namin ito ganitong proceed. Half cook lamang po ito bago po natin siya i-fry. Ito, half cook na ito mga palangga. Aahinin na natin, ahunin na natin sa tubig. At ating ilalagay sa strainer. Kukuha lamang kayo ng strainer and then dito po ilalagay. Okay? Half-cook na po siya, kaya pwedeng-pwede na po natin ito mamaya iprito. Pero mas masarap ito guys kapag inihaw. Kaya lang ay malalaki. Sobrang laki niyang talong. Makapal, matagal maluto. So ito ang gagawin natin para sa ating madali ang lutong sarap. Bakit tayo may strainer para po makatulo yung tubig galing po sa ating pinakulong talong? Kasi kapag matubig, hindi natin maipiprito. Tatanggalin lamang natin ang tubig. Katulad niyan, papatuluin natin. Ito na siya guys. Ililit natin ng 10 minutes sa strainer. Hanggang sa wala na siyang tutulong water. At pwede na po natin siya fried. Ito na siya guys, ready na siya. Ngayon magre-ready naman tayo ng kitchen paper. Ilalagay lang na namin natin siya para ipatuyo. Kailanganin natin ang apat na itlog. Lalagyan natin siya ng seasoning powder. Black pepper at a pinch of salt. At mag-ready po ng plain flour. Wala pong salts, no seasoning, and no black pepper. Kasi meron na po tayo doon sa eggs. And then, mag-ready na po tayo ng ating pang-fry natin. Ilalagay na natin ang oil.
Pagkatapos, ilulubog natin sa egg. Para po makita natin na talagang crispy yung ating talong. Then, lagay ulit natin sa egg. Prito na natin. Bago natin iprito, guys, hiwa-hiwalayan natin yung ating hiniwa para maganda ang kanyang hitsura. Yan. Para siyang five fingers. Yan. Kung mapapansin ninyo, guys, ang ganda niya tignan kasi hiniwa-hiwa siya na parang finger. So, pag bininta niyo siya ay talaga namang masasatisfied, 'di ba? So, try niyo po ito, guys, ha? Try niyo. So, this is it, guys. It's done. Yan, ready to eat. So, this is it, guys. It's done. Ang talong. Ito na siya. Pamatay sa rapi ating Mildy. Ito na. Yung. Okay, guys. Titikman na natin. Meron tayong sawsawa na bagubong. Siyempre. Masarap ito pag may sawsawa na bagubong. Grabe sarap. Masarap siya. Malasa siya, guys. Kasi niluto natin sa binuild muna natin sa garlic, salt, and seasoning. Kaya super, kahit nilaga siya, masarap ang lasa niya. So, kahit na wala yung essence ng eggplant sa water na pinakulo, pero naman pinalitan naman siya ng malinaw na matamis-tamis na lasa dahil sa